Pag-usapan po natin 9 warning signs ng cancer sa kababaihan. So, very important tong video para malaman natin baka ba meron tayong cancer or hindi, pwede natin share sa kababaihan natin. Tingnan natin ha. Mula tayo sa mga very common cancer sa Pilipinas. Number 1, syempre breast cancer ang number 1 talaga. Number 1 killer cancer to sa kababaihan sa Pilipinas. Actually, ang breast cancer napakataas sa Philippines. Around 10% ng mga Pinay pwede magkaroon ng breast cancer. Mas mataas pa tayo kaysa sa ibang bansa. Hindi natin alam bakit maraming may breast cancer. Baka sa kinakain, baka sa alat. Pero ang pinaka-symptom niyan, basta meron ka nakapang bukol sa dibdib. So, pag sa breast area, meron kayo nakapang bukol, maliit man, parang holen, parang munggo, lalo na kung matigas, maganda pa-check tayo sa surgeon. Pwede pa-check sa surgeon o sa OB-GYN, pero usually mas tama sa surgeon. So, hindi naman lahat cancer agad. Meron namang mga fibrocystic lang, parang mga cyst lang, pero parang makasigurado tayo, maganda ma-check. So, wala yan sa laki, sa liit. Pero yung iba kasi nakikita ko talagang lumalaki na kasing laki ng golf ball. Yung iba kasing laki ng tennis ball. Eh, pag nag-iba na yung itsura ng breast, eh, malala na yon. Other symptoms, syempre, baka din may kulani sa kilikili. Binabantayan din natin yan. Baka namamayat. Tapos kung may lahi kayo, kung may lahi kayo ng cancer sa pamilya, lalo na, let's say, yung nanay may breast cancer, pwedeng mamana ng anak. Kadalasan painless, ha? Walang hindi masakit. Number 2 symptom ng possible cancer, yung namamayat. Okay, basta hindi ka nagda-diet, namayat ka ng 10 pounds, bigla-bigla, ay hindi po normal yon. Maraming possibility, pwedeng thyroid problem, pwedeng diabetes, pwedeng may cancer na hindi natin alam saan nanggagaling. So, hahanapin natin bakit losing weight. Number 3, warning sign, yung sobrang pagod lagi. Okay, laging pagod, lupay-pay, walang lakas yung katawan. Oo, pwedeng pagod lang, pwedeng init lang, pero minsan yung sobrang tiredness, lalo na kung anemic ka pa, bakit nagiging anemic, bakit pagod, bakit namamayat, kailangan magpa-check up. Merong mga cancer check up. Number 4, ito sa kababaihan. Actually, more tailored to sa kababaihan tong video ko. Yung nagbe-bleeding kahit hindi nila panahon ng regla. So, may regla na, tapos meron pang bleeding sa gitna ng regla. Or may vaginal discharge. So, yung vaginal discharge, meron namang discharge na infection lang. Merong maputing discharge na hindi naman delikado. Pero pag yung discharge may amoy o may bleeding, lalo na pag lumala yung mga cervical cancer, vaginal cancer, endometrial cancer, pag yung mga stage 3, stage 4, talagang iba na talaga yung amoy nun. Matindi na yung amoy nun. Talagang parang basta masamang masama yung amoy. So wag na natin paabutin ng ganoon. Kasi pag umabot ng late stage na malaki na yung cervical cancer, o endometrial or uterus cancer, eh hindi na natin mahahabol. So yan, no? Basta may bleeding, may discharge, lalo na may dugo, tapos parang malaki ang puson, parang puson mo medyo malaki, namamayat, masakit dito sa may puson. Pag nagtatalik, masakit, parang may tinatamaan pag nagtatalik, o may dugo pag nagtatalik, ibang usapan nyo. Nagtalik, dumugo, pa-check tayo. Kasi nga, baka nga may bukol sa mattress, either sa cervix o sa loob. Kaya pag natatamaan, eh dumudugo siya. Okay, cervical cancer. Ito, medyo malala na to. Back pain, namamaga paa pag kumakalat na yung cancer. Dugo sa ihi, pwede rin yan. Mahirap umihi, mahirap dumumi. Medyo late stage na to kung malaki na yung bukol. Pero yung early stage, para maganda, magpa-check up tayo. May pap smear naman eh. So, mga babae, kailangan magpapa-pap smear. Number 5, warning sign. Masakit ang puson. Pwedeng masakit ang puson. Pwedeng masakit ang likod.
Iba't ibang mga bukol pwede yan sa likod, sa puson. Pero ang isang common, since itong video tailored sa kababaihan, binabantayan natin more ang ovarian cancer sa ovary. Kanina cervix, di ba? Tapos kanina uterus. Ngayon naman ito ovary. Meron din nagkakaroon ng ovarian cancer. Pag ovarian cancer, may bukol sa puson pero usually one side lang eh. So pag tinignan niyo ang puson niyo, parang mas matambok yung kaliwa o yung kanan. Pwedeng masakit yan sa may puson, bloated sa may puson, namamayat. Pag nag-twist yan, masakit yan, may weight loss. Ayan o. Pag chine-check up ng doktor, may nakikita. Tapos yung regla, nagloloko. Menstrual disorder. Pelvic pain. Parang dito sa pelvis, masakit. So, ultrasound. Ultrasound ng lower abdomen o vaginal ultrasound. Pwede makita yan. Papacheck tayo sa OB-GYN. Okay? Pambaba ito. Number 6, pagbabago sa tiyan. Okay? Colon cancer. Colon cancer, marami sa lalaki, marami sa babae. Top 3 cancer to eh. Number 3. So, colon cancer, ano sintomas? Ito. May dugo sa dumi. Okay? Anemic. Namamayat, nagbago ang dumi, minsan lumiliit ang dumi, parang pencil na lang lumalabas, diba? Parang iba pakiramdam mo, pwedeng masakit ang tiyan. Kaya lang, yung colon cancer, pag stage 1, stage 2, minsan wala nito lahat eh. Minsan wala nito, kaya dapat iwas na lang talaga tayo, kain na lang ng healthy, iwas sigarilyo. Kasi minsan yung early stage, hindi mo mahuli, lalo na kung maliit siya. Kailangan kasi malaki na yung colon cancer bago magbabara. Ay kung kasing laki lang siya ng kalamansi, hindi mo pa mahuhuli yun. Number 7 ito, sa lalamunan. Yan, common din tong cancer sa babae at lalaki. Yung una-una, baka may bukol, or pag lunok mo, hindi ka makalunok. Or parang nangangasim, o parang may problema dito sa leeg. Ayan, hindi siya makalunok. Oh. So, ano possibility nito? Thyroid cancer pwede sa labas. Pero meron ding throat cancer, yung cancer sa loob, vocal cords. Pag throat cancer, sigarilyo yan. Sigarilyo, alak, naluto yung lalamunan natin. Anong mangyayari? Namamaos. Hindi naman singer, hindi naman naninigaw, namamaos. Diba? Pagtingin ng doktor, mabuti kung singer ka, may vocal cord nodule lang. Eh, paano kung cancer? Anong cause? Sigarilyo na usukan ito, alak na lubog din ito sa alak, nagbago yung boses, masakit ang leeg, namayat. Pag hindi na makalunok, nakabara na yung bukol dito. Tapos may kulani sa tabi ng leeg. So, throat cancer is a possibility pag hindi makalunok. Pero another cancer na babantayan din, pag hirap lumunok at pag may bukol, pwede ring thyroid cancer. Actually, itong throat cancer, marami ito sa lalaki. Pero pwede rin babae. Thyroid cancer, lalaki at babae, pareho meron. Ito, may nakakapakang bukol dito sa labas. Titignan mo pag gumanong ka. So parang may bilog. Okay? Pwedeng thyroid cyst. Pwedeng cyst lang yan eh. Kung cyst, di maganda. Pwede rin magbago yung boses, hindi rin makalunok. Minsan walang sintomas. Ang maganda lang sa thyroid cancer, mabagal kumalat. Ito, mas masisave pa. Kaya kung meron kayo nakitang abnormal dyan, punta tayo sa surgeon or sa ENT. ENT doctor or surgeon. Pag may bukol sa leg. Tingnan natin, baka hindi naman cancer. Number 8 out of 9 warning signs for cancer, inuubo na may dugo. Alam nyo naman yan. Pag umubo na may dugo, namamayat, naninigarilyo, yan, no? Iba yung cough, lagi may infection, lung cancer. More common sa lalaki ang lung cancer. Kasi mas maraming smoker na lalaki. Pero meron ding lung cancer ng hindi smoker. Merong lung cancer na hindi nakukuha sa smoking. Yun, mas nakikita yun sa babae.
So, yung baga, binabantayan. Usually, sa x-ray, posible na makita. Number 9, last na possible symptom ng cancer, yung pinapawisan, nilalagnat sa gabi. Pag nilalagnat sa gabi, usually, iisipin natin tuberculosis. Maraming may TB, lagnat sa gabi. Pero yung laging nilalagnat, anemic, okay? Mahina immune system, hindi po normal yan. Basta may sinat-sinat for 2 weeks, may sinat pa rin. Tingnan mo kung may kulani sa leeg. Maraming cause yung kulani, pwedeng infection sa bibig, pwedeng throat, pwedeng thyroid na bukol. Pero pag kulani, nilalagnat, pwedeng lymphoma. Lymphoma, cancer ng lymph nodes, eh. Cancer ng kulani. Yan, no? Pinapawisan, may kulani sa leeg, sa kilikili, namamaga yung mukha, may fever. Marami na rin ako nakikita may lymphoma. Minsan di natin alam anong cause. Okay, finally, paano makaiwas sa cancer? Tigil zero. O, magagalit kayo kay Doc Willie. Wala tayong magagawa. Tigil na lang. Okay, nakakataba din yan eh. Sasabihin nyo, konti, in moderation, liver cancer, takot din tayo eh. Don't smoke. Huwag na natin subukan kasi gipit na tayo sa pera ngayon eh. Mahal na magkasakit. Tipid ka pa oh, hindi ka gumastos sa sigarilyo, hindi ka gumastos sa alak. Gusto mo bawasan yung soft drinks, pwede rin. Pero di naman, ang soft drinks naman, di naman nakaka-cause ng cancer. Diabetes lang. Physically active, mas maganda, may exercise. Healthy diet talaga. Kung kaya mo, vegetarian, gulay, prutas, less mantika. Dapat malinis yung pagkain. Pag madumi yung pagkain, lagi tayo nagtatae, maraming bakterya, hindi maganda. Dapat malinis, sariling luto. Usok, iwas sa pollution. Araw, wag din masyadong sobrang araw, meron ding skin cancer. Tapos, sa bakuna, may dalawang bakuna pwede pang cancer. Hepatitis B vaccine. Hepatitis B vaccine, lahat ng sanggol binibigyan nito. Kasi pag na-control tong Hepa B, bawas liver cancer. HPV vaccine, mga cervical cancer, meron na rin ngayon. May tulong naman konti. Tapos, yun na nga, yung check-up, napakahalaga. Okay, sana po nakatulong tong video para mabawasan ang cancer risk. Share natin sa mga kababaihan. Kasi ang daming babae, ito ang pinaka nagiging sakit. Ano ang top sa babae? Breast cancer, cervical cancer, yan yung pinaka-common. Plus itong mga colon cancer, marami din sa kababaihan. Salamat.